sweet naman ng baby ngayon. Biglig at the pirates. Mag-fishing tayo ngayon since walang pasok ng mga bata. Dito kami sa lake. Ayun. Meron nandito na boat dito mag-fish yung mga for accessible sa mga naka-wheelchair. Yan, dito siya. Pwede mag-fish dito. Para lang to sa kanila. Sa mga naka-wheelchair. Yan, dito. Pwede naman kayong mag-stay. So, ang ganda guys dito sa lugar na to. Tapos, meron din doon na parang rental na cabins. Ayun, to sa harap na yun. Nakikita nyo may mga puno. Mayroon din doon boat dock para pwede rin kayong mag-kayak. May mga nagka-kayak dyan nung time na nandyan kami. Tapos, super ano lang tahimik yung lugar. And malapit lang to dito sa amin talaga. As in, ilang minuto lang. So, madali lang pagka walang pasok yung mga bata, madaling puntahan. Tapos, wala masyadong tao kahit na holiday yan. So, yan. May mga nagkakayak dyan. Saya-saya lang. Para siyang ano, tapos may nagbo-boating. May aso pa. Oh. So, may umalis na sasakyan. So, kami naman ang lilipat. Ano to? May fishing ano dito eh. Fishing area din. So, pwede dito mag-fishing. Meron dito. Ayan. Uy, baka may ahas. Uy, Ben! Uy! Dami sa may nagka-camping dito eh. Kaya may ganyan. Dito pababa. Ayan! Hi, guys. Oh. Ayan. Ay, siya. Sige. Ayan. Dito. Whew. Medyo giba na itong ayan. So, kunin natin yung ating, ito yung mga gusto naming ginagawa. Pagka kami ay lumalas. Pag walang masak din. Special. So, pag meron tayong nakuha ulit, meron naman tayong pang-ulam. Dito na kami sa kalye, guys. Ano kayang nandito? Trail down there. Yeah. What trail? Down there. Whoa, that's a nice leaf. Wow. Balikan kasi si Ben. Kaya mo si Ben. Nasaan? Saan? Here, follow. It's good. Is it far? Ah, this one. Ben, I'm afraid there's a snake, Baba. Papaganon siya. If we're wearing boots. Okay, let's go na muna. Ah, that's good. Should wear boots. Ito, here. Here pa. Doon. Baka hindi makaahon. Maano to, madaling bumaba. Mahirap umahon. Ayan! Baka to. Ayan, dito. Ang ganda mag-fishing.
Tips over. Not all dogs have that. That's cool. Very cool. Lobat si mother ngayon. Wala? Every other day. Malamig na, anak. Malamig na, guys. Nako. Malamig na. Pag umaga, kasi ber na eh, September. Basta nag-September 1, malamig na. So, nakakatuwa. Uy, pasaan ka, baby. It's cold. Cold. Malamig na. Sa taglamig na, guys. Pero umiinit pa siya sa hapon. Na hindi na ganun kainit. Maglalabasan ang mga jacket. Sa dito nga. And dahil sa lumang bahay na to. Ito, guys. Bahay na to is 1946 siya ginawa. So, yung kanyang mga heater and yung ano niya is nasa lapag. Kumapasin niyo. Dun bumubuga siya sa sahig. Sa ilalim yung connection niya ng heater at aircon. Yung mga bagong bahay ngayon is at sa ceiling na nakakabit yung kanilang, dun bumubuga yung lamig at init from the ceiling kasi yung tubo is nasa wall. Parang yung kina mother at father since bagong gawa yun, dun na sa ceiling na yung kanilang heater and aircon, which is mas prefer ko yun, yung sa bubong kasi ito, hindi ka makapaglagay ng furniture dito, hindi siya pwedeng matakpan. And also, since meron kaming heater and air conditioner sa baba, gaya dito naman ako sa dining namin. Yung sa dining. Meron din kami yung bugahan, yung parang tinatawag nila na parang exhaust ba yun? Exhaust na doon naman. So, papasok yung init at lamig. Ito naman, higupin niya yung humidity sa loob palabas. So, ito naman yun. Hindi to pwedeng takpan. Kasi, hindi ko alam kung bakit. Hindi siya pwedeng takpan kasi yung purpose niya, kailangan siyang naka-open. Sa sahig din siya. Unlike sa ibang bahay nga, sa taas na siya naka-set up. Okay. Ayan. Kaya parang, pagka lumang bahay kasi dito, ano siya, yung space, yung hindi mo magamit yung space kasi hindi siya pwedeng takpan. So, yun yung humihigop ng humidity sa loob ng bahay palabas. And then yung aircon naman, yung maliliit, yun yung dun pumapasok yung heater or air conditioner. Kaya to, hindi mo na siya malagyan ng kung ano, furniture or something. Parang waste of space na yun. So yun, gaya dun sa unahan dito sa may dining. Maganda dito may chest, diba? Yung parang pwede kang maglagay ng nook. Ganito. Yan dito sana, pwede kang maglagay ng nook. Parang ganito ba? Na pwede kang umupo. Pwede sana, kaya hindi pwede kasi matatakpan. Ayun. So, ewan ko. Pangit yung design. Tapos, ngayon naman, si mother, meron siya sasabihin. Lobat, ano? Dahil ako nagtsatsaga, ito yung sipoka. Baka? Sa pagkain, kahit sa dinas, kahit papait at papak lang aking bibi. Yan ang gusto niya. Kuha ng gamot. Ito namang gamot na ito. Pampapatay. Si mother, every other day, ganun siya. Yung makikiusap siya na huwag nang painumin ng gamot. Kaya lang, pag hindi naman uminom ng gamot, grabe guys, yung nag-iiba yung mood. So, akala niya, pag uminom siya, pumapangit yung mood niya, ganyan, nagpangit sa kanya. Pero actually, pag wala siyang gamot, yun guys. And napakababa nung dosage na kanya. Napakababa guys. Dalawa na lang yung iniinom niyang gamot. Isa sa umaga, isa sa gabi. Napakababa. Yung isa, 0.5. Dating 2 yun, pinabawasan namin ng 0.5. Tapos ito, 50 milligrams lang, which is sabi ng doktor, yung doktor niya kasi Pilipina, walang nagbibigay niyan dito ng 50. Kaya ganyan, kulang. Kaya si mother,
ano, yung kulang yung gamot niya. So, para sa kanya. Parang ang laki nun, yung parang yun ang dahindi. Naku, pag guys, wala lalong, yun ang pinapakiusap niya na huwag na siyang bigyan, ganito, ganyan. Hindi naman pwedeng ganun. So, minsan, yung alam mo yung paulit-ulit na lang, every, basta every, bukas iba na, walang ganun. Walang mga, kahanap kay mother. So, si mother, yan yung style pa rin, gaya pa rin before. Ganun. Pero mas, because nga ng gamot, kaya, importante talaga ang gamot. Talaga. Naku, kung wala. Bawa, di ba iba, ako ganun din ako, makanatural ako. Hindi ako basta umiinom ng gamot, hindi ako basta, pero nakita ko kina mother at father, kailangan talaga nila ng gamot. Especially, pag malala na yung sakit mo. Kung yung mga herbal, yun ay pagka yung prevention lang. Parang pang supplement lang na gusto mo. Pero pag may sakit ka na, hindi nakakayanin. Sa tingin ko lang ha, sa iba siguro, depende sa katawan ng tao. Kasi si mother, all ano yan, buong buhay niyan, super healthy yan, maliban. Especially nung nagkaroon ng high blood pressure, ng on super healthy ng lifestyle ni Mar. Hindi yan nagmamantika, walang baboy, walang prito, wala. Puro lang nilaga, ganun. Kung ano yung kinakain na dito ang niluto ko, yun ang diet nila sa Pilipinas. Nilaga, halos walang asin, nilaga lang na manok, na may konting gulay, walang balat. Ganun, kaya kung makikita nyo, pag nagluluto, ba't kanya niluto mo? Ganun ang kanilang style ng luto, kahit sa Pinas pa lang. Hindi na ako nagko-comment kasi ang hirap mag-explain. Kasi hindi naman nila alam kung bakit. Ganun, ba't nilaga? Ganun na sila mag-ano. Ganun na sila kumain kasi nga may mga sakit. So, yung mga herbal, okay siguro. Meron din kami kakilala yung malala na yung sakit herbal. Hindi na makukuha yun.